Ngayong panahon ng pandemic, sigurado akong buryong na buryong ka na sa bahay niyo at sawang-sawa ka na sa kakascroll sa Facebook niyan sa cellphone mo. Kakagraduate mo pa lang sa online schooling mo, congratulations nga pala, kaya wala ka pang trabaho. Or ayaw mo lang talaga maghanap ng trabaho kasi nga may virus pa, dahilan mo eh, no? Anyway, siguro ang plano mo talaga ay mag-review at mag-take ng board exams. At kapag pumasa, sana nga, makapagtrabaho na at maipamalita na ni nanay at tatay na meron na silang anak na engineer. Alam ko na habang hindi ka pa engineer, ikaw pa rin ang tagahugas ng plato, tagatapon ng basura at tagabili sa tindahan. At ang pag-asa mo na lang ay pumasa sa board exams para maging overqualified ka na sa mga trabahong yan. Bueno, ito ang 12 preparasyon para makatulong sa'yo para pumasa sa board exams. At bago tayo tumuloy sa usapan natin, hit nyo lang yung ating like and subscribe sa ating YouTube channel at pakisampal na rin yung bell icon na yan para updated kayo sa mga bago nating videos. Alam ko na marami ng tips ang nakita nyo mula sa maraming tao pero baka sakali makadagdag ito. Simulan na natin! Ang una sa lahat na gagawin mo ay kumbinsihin mo ang sarili mo na papasa ka. Kapag nagduda ka, huwag ka nang tumuloy. Iwan mo na ang pangarap mo na maging accountant at gumawa na lang ng ibang bagay. Halimbawa, mag-TikTok. Kung hindi ka naniniwala sa sarili mo na papasa ka, walang ibang maniniwala sa'yo. Eh ang tanong, paano mo kukumbinsihin ang sarili mo? Mindset lang yan, mga ma'am at sir. Isipin mo na lang na yung iba, na siguro mas matalino ka pa, ay pumapasa. Ikaw pa kaya. Kung yung iba nangungopya lang sa classmates nila noong college sila, kinakaya ang board exams. Eh ikaw pa kaya. Pareho lang naman kayo nangungopya. Joke lang. Pero, kidding aside, kailangan na kumbinsido ka na kakayanin mo para kalahati ng laban ay panalo na. Paniwalaan mo yan at yan ang magiging realidad mo. Ika nga ni Henry Ford, believe you can or you cannot, you are right. Kaya mo yan. Ito na ngayon ang ating tip number 2. Magplano. Kung pupunta ka sa gera o labanan, dapat may plano ka kung paano mo maipapanalo ang laban. Hindi pwedeng basta ka na lang sasabak na wala kang kaplano-plano. Ano ang mga dapat mong planuhin? Ano ang mga dapat mong aralin? Ilang oras ka mag-aaral? Mag-enroll ka ba sa review center? Or hindi kasi wala ka naman pang-enroll? Anong libro at materyales ang kakailanganin mo? Sino ang pwedeng makakatulong sa'yo? Sino ang pwede mo mapagtatanungan? Or sino ang pwede mong utangan? Or magkakajowa ka ba? Siguro, optional na lang yung huling dalawa. Lahat yan at marami pang iba ang kailangan mo ikonsidera sa preparasyon mo. Sabi nga ni Benjamin Franklin, quote na naman, if you fail to plan, you're planning to fail. Tip number 3, mag-focus. Kailangan pa ba natin sabihin ito? Sa panahon ngayon na kahit nasa bahay ka lang, napakarami pa rin ang distraction. Unang-una na ang internet. Nandyan ang YouTube, ang TikTok, Facebook at kung ano-ano pang social media sites. Not to mention ang TV na kailangan mong matapos ang paborito mong teleserye. Netflix na lahat na ata ng movies at mga Korean at K-pop, K-pop-angit na series, natapos mo na rin. Alisin mo na muna lahat ng distractions na yan. Distraction din ba kapag nautusan ako ni nanay? Yan ang distraction na kapag hindi mo sinunod, ikaw ang madidistract. Focus ka muna sa pagre-review mo. Iwan mo muna yung kakastok sa crush mo na lagi ka namang sinzone. Kapag engineer ka na, sampal mo sa kanya yung license mo. Teka, nanonood ka nga pala na YouTube. Sige, tapusin mo muna ito, tapos aral na. Tip number 4, magtanong sa mga pumasa na sa board exams. Sigurado ako na ang pinakamagandang source ng information tungkol sa board exams ay yung mga kapapasa lamang, fresh from the battlefield, sika nga. Sa pagkakataong ito, may halaga ang pagiging chismoso at chismosa. Lahat na kakilala mo na pumasa sa board exams, tsikahin mo na. Alamin mo kung ano ang mga ginawa nila para pumasa, anong libro ang binasa nila, anong techniques ang mga ginamit nila, ultimong kinakain nila, alamin mo na rin. Kung maaari, hiramin mo o hingin yung mga inaral nilang materials para makatulong din sa'yo. At sigurado ako, marami kang mapupulot mula doon. Ito na ang ating tip number 5, palakasin ang utak. Knowledge is power, ika nga. Pero paano papasok ang knowledge sa utak mo kung wala ka naman nun? Este, kung mahina yan. Dapat mong palakasin ang utak mo para makapag-isip ng maayos at pumasok ang knowledge at magkaroon ka ng power sa board exams. Tamang oras ng tulog, tamang uri ng pagkain, ehersisyo at iwas sa mga bisyo. Not to mention mga brain exercises. Yun lang mag-aral ka, parang nag-gym na ang utak mo. Yan ang mga dapat mong gawin para ang utak natin maging parang well-oiled machine na hindi ka ititirik sa gitna ng exams.
Tip number 6, alamin mo ang effective na style ng pag-aaral. Iba-iba tayo ng style ng pag-aaral. May style na fit sa'yo na hindi naman pwede sa iba at vice versa. Alamin mo kung ano ang fit sa'yo. Ikaw ba yung tipong nag-aaral pero dapat tahimik ang buong paligid na ultimo hakbang ng langgam ay dinig? O ikaw ang tipong dapat may music para makapag-concentrate? Kung ano ang fit na style sa'yo, yun ang gawin mo at ituloy-tuloy mo lang. Ito ang makakasiguro na lahat ng inaral mo, ma-absorb mo. Tip number 7, unahing aralin ang madaling subject. Dami nagtatanong sa akin, alin daw dapat ang unahin, yung mahirap o madaling subject? Kung ako ang tatanungin at base na rin sa aking naging obserbasyon sa tagal ko nang nagtuturo, oo, matanda na ako, mas magandang unahin na madaling subject. Bakit? Kasi madali mo itong matatapos. At kapag may natapos ka, nakakaroon ka ng sense of achievement at nadadagdagan ang confidence mo. Kapag malaki na ang kumpiyansa mo sa sarili, mas madali mo nang harapin ang mga mahihirap na subject pati ang pagsubok sa buhay. Muntik na ako maiyak. Tandaan mo na mahalaga ang kumpiyansa sa sarili pagdating sa preparation sa board exams. Dahil minsan kahit marami kang alam pero wala kang kumpiyansa sa sarili, baka madisgrasya ka sa board exam. Pero huwag naman puro kumpiyansa, mag-aral ka rin. Tip number 8. Magbasa ng one chapter a day. Isang magandang konsepto ang one chapter a day. Biruin mo, isang chapter lang sa isang araw ang kailangan mong tapusin. Ang saya, di ba? Mahirap ba yun? Kung ang isang libro may 20 chapters, matatapos mo lang yan sa loob ng 20 days. Wala pang isang buwan. Kung may 4 na libro na kailangan basahin, aabot lang yan ng 2 buwan at 10 araw. Teka, baka mali ang kalkulasyon ko. Baka mabash din ako dito. At kung sisipagin ka pa, 2 chapter sa isang araw, isang buwan lang mahigit, tapos mo na ang lahat ng review books mo. Siguro, kung nalaman mo ito ng mas maaga, marami kang nabasa sa 4 na taon mo sa nursing. Pero hindi pa huli ang lahat. Simulan mo na. Tip number 9, gawin mong bisyo ang pag-aaral. Sa una lang naman masakit mag-aral, pero kapag nakasanayan mo na, mas lumadali na kasi nagiging habit mo na siya. Imaginin mo ang mga bodybuilders. Sigurado ako na sa unang subok nila sa gym, masakit ang katawan nila pagkagising kinabukasan na tipong mata na lang nila ang naigagalaw. Pero kung ang goal talaga ay lumaki ang katawan, babalik at babalik sila sa gym at sa mga susunod na araw, hindi na gaanong kasakit ang katawan gaya ng una. Gayun din sa pag-aaral. Kapag naging bisyo mo na yan, sa simula, mahapdi, masakit, mahirap. Pero kalaunan, konti na lang. Tip number 10, mag-take notes ka. Kahit gaano pa katalas ang memorya mo, sigurado may makakalimutan ka. At para di mo makalimutan, mag-take notes ka. Mahirap kasi na kapag nakalimutan mo yung ibang detalye, bumabalik ka pa sa santambak na libro para hanapin yung nakalimutan mo. Nauubos ang oras mo sa kakahanap. Pero kapag may notes ka, babalikan mo na lang. Huwag mo lang kalimutan kung saan mo nilagay yung notes mo. Effective kasi ang pag-take notes dahil meron itong involved na body sense. Yun ang sense of touch. Bukod sa sense of sight, kapag nagbabasa ka, nararamdaman mo pa kapag nagsusulat ka. Teka, di mo pwedeng gamitin ang sense of smell and sense of taste mo dito, ha? Ewan ko sa inyo, pero kapag nagte-take notes ako, mas naalala ko yung lessons. Ganon din ba kayo? Tip number 11, ang formula ay pinapractice. Siguradong relate na relate ang mga nasa engineering course sa topic na ito. Huwag mo lang basta i-memorize sa mga formula. Dapat practicein mo rin kung paano at kailan mo ito gagamitin. At anong mga problems ang pwedeng masolve nun. Kung hindi, mababaliwala lang yung mga kinabisado mong formula. Mas importante na alam mo yung mga konsepto sa likod ng formula at kung bakit at paano ito ginawa. Ang pagkakabisado ng formula pero hindi alam ang paggamit nito ay parang pagbili ng baril na hindi mo naman alam paano gamitin. Kaya nung dumating ang magnanakaw, pinukpok mo na lang. Tip number 12, gumawa ka ng study group. Ang purpose ng study group ay para mag-share ng knowledge sa bawat isa. Kung saan malakas ang isa, i-share sa lahat. Yung alam mo, i-share mo rin sa iba. No man is an island, ika nga. Sigurado ako na may subject kung saan ka mahina at maaari kang lumakas doon sa tulong ng study group nyo. Meron namang subject na malakas ka at yun naman ang may co-contribute mo sa study group nyo. Tulungan lang mga ma'am at sir at sigurado mapapalakas nyo ang mga kahinaan ninyo. At yan ang 12 preparasyon na pwede mong gawin para makatulong sa pagpasa mo sa board exams. At sana nakatulong nga ito. Good luck mga ma'am at sir at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.